Hello guys! Kumusta kayong lahat dyan? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Good morning nga pala. Good morning. Dito ako ngayon sa Lutzer. Nagkakape. Kasi papadala sa summer nilamig ako tapos hinihintay ko muna yung oras kasi pag masyadong maaga pa dito yung value ng mga pera minsan tumataas minsan mababa kaya hintay-hintayin ko muna mag alas 10 ng umaga. Kaya, ang lamig sa labas. Kaya, nagkape muna ako. Kape muna tayo, guys. Kape. Malamig sa labas. Giniginaw yung kamay ko. Normally, pag ganitong March, maaraw na siya. Maaraw naman yung medyo na siya, warm na siya. Pero sa Dawata, next week or next 2 weeks, maganda na ang panahon. Medyo mag-18 grad na, mag-20 grad, yan. Medyo napuyat ako, guys. Medyo napuyat ako kasi nag-chat kami ng kami magkapatid niya ng Ate Gina. Nag-chat kami ni Ate Gina. Sa ito, guys, sa Sonnenbrella. Ito, Sonnenbrella. Yan, bumakat siya. Kasi mga alas 12 ng madaling araw pamangkin namin nag-send ng ng picture. Sabi ko, ano kaya to? Wow, ang daming paninda. Yung pala nilooban sila. Yung tindahan na giniba yung saraduhan. Giniba. Grabe naman talaga itong mga magnanakaw, Grabe na sila dyan. Hindi man lang natatakot eh. Maliwanag yan dyan. At saka daanan ng mga tao. At saka may sa tapat. Sa Melkutu. Palagi may gwardiya. Hindi man lang sila takot, guys. Talaga. Chocolate. Hindi naman ako mahilig sa chocolate eh. Nasyado ba malapit ako, guys? Mukha ko. Hindi pa dumating kasi yung stand, yung pang dito para hindi ko palaging hinahawakan ito. Pakita ko, guys. Kape eh. Chocolate. Ay! Chocolate na hulog. Sos, hulog yung chocolate. Ano yung mga natin? Patayuin natin. Di ako mahilig sa chocolate. Yung asawa ko sobrang hilig sa mga sweet. Ako hindi ako mahilig dyan.
dalhin ko to sa asawa ko, bigay ko sa kanya. Nahilig lang ako sa papel. Grabe talaga guys, mga magnanakaw dyan. Talaga hindi ako napatulog kasi. Kasi nag-usap pa kami magkapatid. Kami, yung panganay namin dito, yung kumuha sa akin. Yung kumuha sa akin dito sa Switzerland. Kasi group chat yan. Gusto niya sana maanuhan yung sa pamilya namin doon. Eh. Hindi siguro na naririnig doon. Eh ako narinig ko. Ako nag-ano ng video ko. Yan, kami nag-usap, kaming dalawa. Yan, nagkwentuhan na grabe talaga itong mga magnanakaw dyan. Grabe talaga mga, ay nako. Kaya nga, mahirap na pag meron ka daw, huwag mong papakita na meron ka. Kasi delikado ka sa mga may masasamang balak. Kaya nga ako mahirap eh. Naghihirap ako dito. Naghihirap ako dito. Hirap na hirap. Hirap-hirap na hirap ang puso't damdam. Dito naman meron din. Alam nyo guys, nung ano yun, mag lockdown yan dito sa Switzerland. Tapos pero yung mga bukas lang yung ano, yung mga groceries ganon, yung mga daily needs mo lang maano mabibili. Tapos ako kampante ako, di nagkumuha ako ng go-kart yung ano para lagayan ng mga pinamili namin. Kasi nga nagpanic buying din dati dito. Tapos yung bag ko iniwan ko doon sa cart, sa go-kart. Iniwan ko doon. Tapos alam nyo ang bilis-bilis, mga ilang seconds lang iniwan ko kasi tinignan ko kung anong kukunin ni Oski ng mga groceries kasi sabi niya halika dito, honey, kung ito yung kailangan mo sa ano. Tapos, pag ano ko, nung nandun na kami sa cashier, wala na yung wallet ko. Oo. Wala na yung wallet ko. Yun eh, nagpanik na ako. Kasi nandun ang, hindi naman sa, ano, sa mga, sa cash, hindi. Yung naano ko lang, yung mga cards ko. Ayun. Inano namin kung may CCTV sila, meron daw, pero hindi sila pwede magpalabas. Imposible no guys. Tapos yun na nga, kagad pumunta kami sa ano, sa sa police station. Inano namin, pina-registered namin, inano namin doon na yun nga nawala. Tapos kung magkano ang halaga ganun. Tapos pumunta din kami sa ano, sa Versikirong. Versikirong. Kakalimutan ko guys, yung Versikirong ano ba sa Tagalog, ano ba sa English? Insurance kasi yung mga gamit namin dito, naka-insured yan. Pina-insured namin yung karamihan dito na mga ano, pinapa-insured yung gamit nila. Karamihan. Meron namang iba na hindi siguro kaya na maraming binabayaran kaya walang ano ganyan. Tapos yun na nga inano namin, tapos inanuhan naman ako pero mga ano lang yan, mga yung halaga ng wallet mo at saka yung mga cards, yung mga ano, mga siguro ano, mga ilang percent lang yung ano, hindi 100%, mga 30 ata o 20 something like that yung percent na. Tapos yun. Pero alam nyo guys, ko mga ilang linggo, araw ba yan? Siyempre yung mga cards ko, yung identity cards ko, malaki ang bayad din binayaran ko sa ano, sa yung Swiss
identity ko dito yung ano. Tapos mga ilang araw ata yun o one week ago, may tumawag, tinawagan ako. Tapos na ano, nakita daw yung wallet ko dun nasa isang ano, sa shopping mall. Sa Switzerland, dito nga ako sa Switzerland eh. Dun sa Sugarland, yung malapit din sa amin. Na-shock ako, ba't napunta doon? Kasi doon kami sa isang ano, sa Aldi. Aldi ba yan? O Lidl. Lidl. Namili ng mga ano, ng mga groceries. Tapos, yun na nga, pinuntahan ko doon. Tapos, alam mo, guys, nagpasalamat ako kasi yung wallet, mahal yun eh. Tapos, bago pa siya, medyo ba. Hello. Nakal ka na dito? Oo. Okay. Inihintay ko kasi magpapadala ako. Oo. Maingay ba ako? No. Mga Pinay dito. Tapos, yun nga. And binigay yung wallet ko, tapos yung mga cards ko, yung sa bangko, sa credit cards, yung lahat. Eh, useless na. Kasi may bago na ako. Inanuhan ko na. Talagang inano kagad namin. Pina-block kagad namin kasi yung bank sa bangko, yung bank account ko, pina-block ko kagad. Kasi nga, baka kumuha ng pera dun sa ano ko sa card eh, yung sa bangko ko kasi nandun yung card. Tapos ayun na nakuha ko siya, pero yung mga cards useless na kasi may bagong ang darating ako na mga cards, kaya hindi ko na magagamit yung mga cards na yun. Tapos yun, nagpasalamat din ako kasi yung wallet ko na ibalik, maganda pa noon. Na ibalik sa akin. Tingnan mo guys, oh, tingnan mo. Yung vlogger niyo, walang kaarte-arte, walang kaarte-arte. Nag-ano pa, dahil sa puyat. Sorry. Dahil sa puyat uli. Ayun, yun ang kwento ko. Na dito rin sa Switzerland, meron din mga ganyan. Pero, hindi tulad sa atin na grabe. Grabe sa atin. Kaya, pag nag-shopping kami o namimili kami ng mga pagkain, hindi ko na nilalagay yung, halimbawa, yung bag ko, hindi ko na nilalagay sa go-kart, hindi ko na nilalagay. Talagang dinadala ko na. Ito ngayon, madali din itong mabuksan eh. Huh? Madali din itong mabuksan. Kasi wala siyang zipper. Pero talagang pero meron naman ako. Dalawa kasi yung bag ko. Ito, yung wallet, anong tawag dito? Yan, pwede shoulder bag na wallet. Yan. Nandito yung kwarta ko. Tsaka yung mga mahalagang cards nandyan. Ito, dito, mga borloloy lang. Ayun. Yun yung kwento ko. Sige guys, mag-copy muna ako. I-update ko na lang ulit kayo pag maya-maya. Bye-bye muna. A few moments later. Yun guys. Sandali, mag-headphone uli ako. Tapos na ako magpadala. Ngayon ililibot ko kayo dito uli sa Luzern. Yung sa Bokerer. Yan, Rolex. Rolex, punta tayo sa Rolex. Ayan, yung presyo. Sandali, guys. Yung presyo ng Rolex, so, kita nyo, guys. Tira.
tira namin dito. Ayan. Tapos yung isa. Ayan. Ayan o. Pang lalaki. Ito dito. Ayan, may pang babae din. May mas mura. Ano to? Oh, so guys, di ba ako nakapunta dito sa taas? Ano kaya nandun sa taas? Tingnan natin. Napo, layo na naman ang lakad ko. Ayan, mga lumang bahay ata. Ito, oh, ano ba nga sa taas? First time ko makapunta dito. Dito. Kita niyo guys. Parang ano siya. Palasyo. Na yan yung enter. Yan yung enter. Tapos mga bahay-bahay dito. Yan. Galing tayo dun sa baba. Tara. Oh, kakapagod. Ah, ito lang siya. Ganun lang siya. Parang palasyo nga siya. Yung mga matagal na to eh. Yan siya. Yan o. Ang pader. Parang mga sinauna. Yung mga mayayamang tao. May mga palasyo sila. At saka ito yung labas ng palasyo. Tapos yan o, yung bahay. Tinubuan na ng halaman yung bahay o. Parang enchanted house. Tao. Tara. Baba na tayo. Favorito ko rin ito, Quesi Fondue. Quesi Fondue. Yan. Yan. Favorite ko rin yan. Ito. Mga cheese dito. Yan, cheese. Sarap yan. Ay, sige pala. Bibili ako ng ganyan.
smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it keeps me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, it will.